Hi guys! So magluluto po tayo ng kalamay or hinalo sa amin sa Quezon Province. So yan po yung mga ingredients. So may cheese, may asukal, may margarine, at ano yun, nasa lata yata ay gatas. At may Coca-Cola. Coca-Cola. Hindi ko naranong kung bakit. Yung bilog-bilog na white, yan po ay yung giniling na bigas. Yun, nilagay na yung Coke sa talyase na ginatungan ng kapatid ko at saka ng tiyuhin ko. Hindi ko alam bakit may Coke. Tapos nilagay na rin po yung asukal. So ang asukal yata nito ay 3 kilong asukal kung hindi po ako nagkakamali. Ayan, tapos hinahalo-halo nila habang nilalagay yung mga iba't ibang ingredients. So, ganito din po ba sa inyo? Kasi kami, ang saya namin pag gumagawa ng ganyan sa Quezon. As in, nagiging family bonding siya. Actually, nandiyan lahat, mga pinsan ko, sa side ng tatay ko. Nandiyan kami lahat. Parang ang saya-saya lang nung vibes, di ba? So, ayan, binubuhos na po nila ang mga sangkap. Hindi ko lang pang ilang asukal na ba yan. Basta 3 kilo po lahat ng asukal na binuhos nila diyan. Usually po ginagawa ito ay during Christmas or New Year. Or may mga special celebration. Pero more on Christmas at New Year talaga naghihinalo or tikoy sa amin sa Quezon. Pero since hindi po kami nakagawa ng Christmas, gagawin namin siya ngayon. O, diba? Ang saya. So, yan po ay post-birthday celebration of my nephew. So, I think nilalagay na nila yung gatas. Hindi ko kilala yung gatas, ewan ko. Pero, condensed milk po yun. Yan, binuhusan nila yung condensed milk. Tapos, unti-unting hinahalo para mag-mix at matunaw yung asukal. Maghalo-halo sila. Parang magka-caramelize kasi siya, ganun. Tapos unti-unti rin siyang ginagatungan. Ang hirap guys, kasi alam nyo bang super ulan dyan sa amin? So, chinechempohan lang namin na walang ulan during the time na naggagatong kami yan. Ayan, nilagay na pala ng nanay ko yung cheese, grated cheese. Tapos yan, continuous lang yung halo hanggang mag-caramelize siya at mag-combine lahat ng ingredients dyan. Ayan, unti-unti na siyang kumukulo. So, kailangan daw kulong-kulo siya. So, since ang amin pong ginamit ay kahoy, napakahirap magpaningas ng apoy. O yan po yung bilog-bilog kanina, yung minasa na giniling na bigas. Yan, unti-unti na po siyang hinuhulog doon sa talyasi na may pinagsama-samang ingredients. Ayan yung tita ko, sige si Paypay. Kasi sobrang hirap po, kasi basa lahat ng kahoy. Kasi ilang 2 linggo daw na maulan. So yan po yung ating part 1 ng pagluluto ng kalamay. Yay!